Yung pidahin ko namin ito, ang presyo ko na crudo, wala kasing 70 pesos per liter, no? Nasa 60 plus lang, eh alam niyo naman, ngayon, itong araw na to, bumulusok na naman ang 6 na piso, we are now in the 75 peso range, no? Talagang kailangan na itong pagtaas ng pamasahe. Sa kabila ng sunod-sunod na oil price hike, wala pa ring desisyon ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ukol sa hirit ng ilang transport group na dagdag pasahe. Para kay Juan Utak Chairperson Attorney Vigor Mendoza, tila hindi na patas ang nangyayari ngayon kung saan hindi pa rin pinayagan ang taas pasahe gayong inaprubahan na ang price hike sa ilang pangunahing produkto maging ang aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ayon pa sa transport group, kung tutuusin ay kulang pa ang hinihingi nilang 2 pisong dagdag na provisional fare sa mga jeep. Mula sa 300 pasahero kada araw, nasa 600 pisong kita lang ang maidadagdag nito sa mga jeepney driver. Hamak na mas maliit kumpara sa nasa higit 1,000 pisong gasto sa krudo sa maghapong pamamasada. Babala ng grupo kung hindi pa rin ito madidesisyonan ng LTFRB ay plano nilang iakyat na ang reklamo sa Korte Suprema. Sabi ko, kung talagang hindi bibigyan ng desisyon yung provisional increase because of the urgency of the matter, no? Ito yung livelihood na ng tao. Maraming pamilyang magugutom, hihinto, no? Akyat na kami sa Korte Suprema. Habang ang piston naman, nagsagawa ng kilos protesta kanina sa isang gasolinahan sa tapat ng LTFRB sa East Avenue sa Quezon City upang kondinahin ang anilay kawalan ng aksyon ng gobyerno sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, kulang na kulang ang fuel subsidy na ipinamamahagi ng pamahalaan para tulungan ang mga naghihirap na tsuper. Yung sinasabi nilang ginagawa nila lahat ng paraan, doon sa sinasabi nilang subsidiya mula doon sa 5 billion, ay hindi natin sinasabing zero pero minimal lamang yung nakakatanggap ng ayuda na sinasabi nga nila. At wala rin sa isa yung sinasabing nilang ayuda kung tuloy-tuloy naman na tataas yung presyo ng petrolyo. Nauna nang nanawagan ang Malacanang sa mga transport groups na huwag na sanang magdaos ng tigil pasada dahil ginagawa na ng pamahalaan ang lahat ng paraan para ibsan ang epekto ng oil price hike. Samantala, ayon naman sa LTFRB, sisikapin nito na magkaroon ng desisyon sa mga nakabinbing fare hike petitions pagkatapos ng nakatakda nilang pagdinig sa darating na June 28. Pero sa ngayon, hindi pa masabi ng LTFRB kung maaaprubahan ito o maaari nang saluhin ng susunod na administrasyon. The fare hike should be the very last resort. So hindi natin siya tinatanggal na option, but it should be the very last resort na ating titingnan po, no? Because of the effect naman din nito on the community in general, hindi lang sa riding public, because it will have also an effect on the goods din po, no, pwedeng tumaas. Magkakaroon ng domino effect. Inaasahan ng LTFRB na matatapos na ngayong Linggo ang pamamahagi ng first tranche ng fuel subsidy kung saan naabot sa higit 260,000 na mga operator at driver ang magiging benepisyaryo, habang posible namang umabot hanggang Hulyo ang service contracting program dahil may natitira pang pondo na pwede sa programa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.